Okay, another expressway legal na motorsiklo ang ipapakilala ko po sa inyo ngayong araw. Andito po sa likuran natin si CF Moto NK400. Okay mga ka-riders, naging interesado po tayo dito sa CF Moto NK400 dahil sa kanya pong presyo. Parang ito po ang sumusunod sa Dominar na Kawasaki na 400cc na meron pong murang presyo. Sino nga po ba ang magbibigay ng murang presyo pagdating sa mga motorsiklo? Siyempre, China rin po. Gawang China po ang motorsiklo na to. Very aggressive and futuristic na rin po ang kanyang looks. Parang medyo similar po siya dun sa Suzuki Jigsaw na 155. Although made in China po siya, pero pagdating po sa kanyang specifications, very competitive po siya dahil halos kapareho na rin po siya ng specs ng mga branded na motorsiklo. By the way mga ka-riders, dalawang kulay lang po ang available dito po sa NK400. Isa pong kulay white at saka kulay blue. Dito po sa kulay white, combined po siya ng decals na kulay blue. And then doon naman po sa kulay blue, white naman po ang kanyang decals. Okay, dito po sa kanyang side fairings, mapapansin natin, napakasimple lang. And dito po yung kanyang model name na NK, and then yung kanya naman pong brand na CF Moto. And then may maliit po na decals dito sa kanyang rear na CF400B. Ito po yung kanyang displacement na 400cc. Masasabi ko panalo po sa kanyang kulay. Hanggang dito po sa kanyang mag wheels, ayan yung kanya pong decals, katerno rin naman yung kulay na kulay white and blue. And then sa kanyang lighting system, all LED po ang ginamit dito sa kanyang headlight. And then sa kanyang pong turning signals, all LED rin naman po. And then sa taillight, obviously LED po, stoplight taillights at sa kanyang pong turning signals. Nakabukod po yung kanyang turning signals dito sa may fender niya. And then ginamitan naman po ng telescopic fork na front suspension na retractable type. And then side align na rear suspension na naka-cantilever type for better handling and high powered performance. And then para ma-prevent po ang paglakap ng ating mga wheels during emergency brake or panic braking, equip po ang NK400 ng Continental AG Dual Channel ABS with combined dual disc sa kanyang front brake, with J1 double piston caliper that surely delivers precise stopping power. Okay, ang stock tire po nitong NK400 ay ZR17. Then pinalitan na po ito ng beast tire na meron pong sukat na 120x70x17. Same size pa rin naman po siya ng stock, and then of course tubeless na. And then single disc na meron pong single piston caliper dito po sa kanyang rear brake, at may sukat po na 160x60x17 dito po sa kanyang rear tire. And then meron po siyang 206 kilos sa kanyang curb weight. Sa ground clearance po niya nasa 150mm, and then 815mm naman po sa kanyang seat height. Yung fuel tank capacity nasa 17 liters. And then sa fuel consumption po niya, 27 kilometers per 1 liter. Top speed naman po, umaabot po ng 155 kilometers per hour, manufacturer's claim. 4-stroke, 2-cylinder, 4-valve, liquid-cooled sa kanyang cooling system, dual overhead cam, and then Bose EFI sa kanya naman pong fuel supply system. Maximum power of 40.9 horsepower at 9,500 RPM. Maximum torque of 34.4 Nm at 7,650 RPM. Okay mga ka-riders, bago natin i-activate, ito po ay nilagay lang, hindi po ito built-in yung kanyang mini driving light. And then nagpalit na rin po dito ng muffler. Hindi po ito ang kanyang stock na muffler. Ewan ko lang kung legal po ba ito ha, kasi alam ko medyo maingay po ito eh. Okay, para makita nyo po kung mataas nga ba ang kanyang seat height, nandito po yung aking panganay. Ito po ay 5'8 si Brian. Tetestingin po niya itong seat height na 815mm. Okay, sa height po na 5'8, ayan, medyo tiyad siya, di ba? Pero nailalapat, then yung isang paa nakatiyad, di ba? Ayan, abot naman. Ano bang mga paraan, Brian, para maabot nila yung motorsiklo na to? Paano bang ginagawa? Sarili na lang, nagkaganyan ka lang. Ayan, bubuka ka. Pero nailo-lowered pa ba to? Kaya naman ilo-lowered to, pero usually hindi nailo-lowered ng ganito. Okay. Okay, pwede naman tayo mag-angkas, pero siguro yung medyo ano lang, medium built lang, kasi may napansin naman natin, di ba? Maliit lang yung kanyang back rider seat dito sa likod. Okay, ayan, i-activate na po natin. Che-check natin yung kanyang fully digital na instrument panel. Sige nga. Okay, ayan, sa kanya pong meter panel, hindi po siya inverted, bali bluish po ang kanyang kulay. Ayan,
mapapansin natin sa kanyang screen, naka-display po ang RPM dito po sa left side. And then meron po siyang clock, and then yung kanyang gear position, and then total mileage po niya, ito po yung kanyang odometer, nasa 23,000 pa lang po siya. And then dito po yung kanyang speedometer, and then fuel indicators. And then dito po sa baba may mga indicator po siya ng, ayan yung nasa gitna po, ABS indicator. And then meron po sa taas na neutral sign, then yung kanyang indicators ng oil. And then dito po yung kanyang check engine. And then dito po sa kanyang high beam low beam sign, pakita mga brando na yan. And then yung kanyang gasoline indicator, okay. And then sa kanya pong mga switches and button, dito po sa left unahin natin, ayan. Dito po yung kanyang high beam low beam sign. And then meron po siyang passing light dito sa harap. And then dito po, horn. And then kanya pong turning signals, left and right. And then meron po siya dito mode, pwede po siya sport mode at saka sa eco mode. And then dito po sa right, meron po siyang hazard lamp. And then kill switch, and then yung kanyang electric starter switch, ayan. And then kapag i-on natin yung kanyang headlight, sige nga, i-on natin. Okay, naka-standby po natin, ito kanyang DRL sa gitna. And then ang low beam po niya nandito sa baba, at ang nasa taas naman po yung kanyang high beam. Sige nga, paki-high beam natin. Okay, and then kapag magpa-passing light tayo, okay, ito pong sa taas ang nag-blink. Sige nga, isa pang passing light. Okay, and then sa hazard lamp naman niya, paki-on. Okay, ayan, nag-blink na po. And then left and right turn signals. Okay. And then i-check natin yung kanyang tail lights. Paki-stop light nga. Ano, preno tayo. Okay, ayan. And then sa hazard, isa pang hazard. Okay. Okay mga riders, na-pick tayo. Akala natin eh keyless siya. Hindi pala, kasama lang itong remote ng PCX. Pero ito po talaga, manual key lang po ang kanyang gamit. Ayan. Okay, tanungin lang natin to si Brian. Pros and cons ng motorsiklo. Ano bang nagustuhan mo at hindi mo nagustuhan dito sa motor na to? Siyempre, yung nagustuhan ko, yung stable yung high speed niya. And hindi nabubulas sa kalsada. Okay. And sa cons naman, mabigat. Mabigat, mabigat, okay. Sobrang bigat para sa 400. Tama, katatapos lang ikarwas. Ayan, bumuhos na ang ulan. Okay, para nga po pala sa kanyang presyo. Wala po tayong idea dun sa installment po ha, pero na-browse po natin yung kanyang cash price. Nasa 219,800 pesos. Meron pong branch ang CF Moto sa Kalamba, sa Barangay Parian. Along National Road lang po. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.